Kumusta mga kaibigan? Nandito tayo ngayon sa nakabahan ng Congressional Avenue. Good night. Kasi papatingin sa natin sa tapos yung ating isuso NEN. At nandito tayo ngayon sa Powerport Motor Works. Yeah. This shop was suggested by my sister. So, dito siya nagpa-change oil yung dalawang sasakyan nila. And they said that the service is good and yung price nga daw is very competitive. So, tignan natin kung ano ang i-offer nila sa atin ngayon. Bali, ang gagawin lang naman natin is simple change oil lang. Checkin nila yung kung ano ba yung probable na magiging problema or kung may makikita man sila hindi ko sa ating sasakyan. Discuss natin kung ano yung mga in-offer nila ng mga services and tignan natin kung gaano ka-competitive ang price nila. Lang ito pa po siya. Silipin natin mga pa. Iguluhin natin mga may pagod. Wala pang tulog. Ito si Kuya Rodel. Siya ang titira dito kay Papa Chi ngayon. Oh. Sir, habang ini-store po kita, paliwanag mo naman bakit mahalaga ang PMS? Para mahalagaan yung ano, baka makina, hindi may rapan tumakbo. Kaya kailangan, every 10,000, insuin para makatare. Kasi ayan ang buhay ng ano eh, nagkaya kumbaga. Kaka, palitan nyo yung maintenance, mahinin. Matumihan si Kuya. Ayos lang. O yun, so para nga daw maiwasan daw yung further na problema, di ba? Saka para ma-check din regularly yung sasakyan nyo, hindi yung gamit lang ng gamit, di ba kuya? Tama, tama. Sabi nga, kailangan alagaan pa rin, di ba? From time to time. O sige kuya, iwanan muna kita dyan. Baka manggulo lang ako eh. Thank you. Baka kuya may gusto kayo shoutout. Shoutout mo na. Wala pa. Sige. Ganda dito. Hindi ka maiinip. At dami ka mga ganda makikita. Manot kayo ni misis. Nakatingin nila masama. At kasama natin si Miss Jerica ngayon. Hi Miss Jerica. So ma'am, aside sa ano, sa change oil, ano pang services ang ino-offer ni Power Torque? Mechanical, sir. Tapos pagdating sa mga parts, tinatawag namin sir kung may mga kailangan sa supplier po namin. Okay. Pero you're using only parang mga genuine OEM parts talaga, no? And bukod ma'am sa ano, sa liquid moly at saka motul, ano po yung mga oils na ginagamit natin dito? Cyclone. Ah, cyclone. Kailan pa ba ma'am itong ano, itong power torque? Since 2011. Ah, 2011. So, 9 years. 9 years na, no? So, actually, yung sister ko, nagpa-change oil dito last month ato or 2 weeks ago. Nakita lang nila yung ano niya sa Facebook and natuwa sila dun sa price kaya sa sakto magpapa-change oil nga ako. So ni-recommend kayo. Ayun, sige Miss Jerica, busy ka na eh. Thank you. Hi ma'am. Thank you. Hindi pa, angin na pala. Angin. Hi sir. Hi
Ano yung pito kaki ang narating? Mangalik ka po. Oh, sige sir. Malinis pa ba? Pwede pa? Oh, pwede pa sir. Ah, pwede pa. Ayos, ayos, ayos. Thank you. Ano sir yung ginagawa mo dyan? Oh, sir, yung oil filter. Oo. Ilalagay ko lang. Ah, ilipin natin yung ginagawa. Hmm. Nasa ilalim, medyo ano talaga eh. Oh, medyo iba to kaysa doon sa 2.5 eh. Oo. Modelo eh. Nakakilip. Oo. Napakalinis ng aking makina. Yung langis natin, kaya PI. Yeah. Ito? Oh, yun yung siya. Pero kuya, sabi nila, pag alimbawa yung tipong parang palagi mong ginagamit yung sasakyan mo, kasi yung tipong araw-araw, mas mainam daw yung ano, no, yung parang every 5,000, or depende pa rin yun? Depende po. Pag araw-araw mong ginagamit, ano lang, 5 to 6 months. Oo. Araw-araw. Oo. Pero pag hindi masyado, halimbawa, madalang magagamitin, 1 taon. Pero pag long drive, kahit 1 buwan pa lang, pag umabot ka ng 10,000, change wheel ka. Pag long drive ka. Tama, tama. Kasi alam mo yung mga kasabihan ng araw, yung mga lumang technology pa na, oh, dapat ganito, dapat ganyan. Iba ngayon, iba ngayon. Oh, iba na ngayon. Eh, dati nga, di ba, sinasabi pa, ano, tawag nito? Yung bago pa andar rin yung sasakyan, pag bagong andar yung sasakyan, mga 5 minutes pa, ganun, ganun. Oh. Eh ngayon, iba na talaga eh, no? Pagka-andar, andar talaga. Oo. Kadalasan sa diesel nung araw, pinapainit muna, bago pinapaalis. O, naalala ko pa yung diesel ng lolo ko noon eh, may pinipindot pa bago mamatay eh. Ay, binipindot bago buksan eh. Chok. Oh, yung parang heater-heater pa ang tawag nila noon eh. Sa mga jeep ngayon, meron pa uso pa yun eh. Mga jeep. Oo. Bago mga heater. Yan. Okay. Hindi, kahit sa manual nakalagay yun eh, no? Kahit sa manual lang ano eh. Tapos yung,
hindi mo pinakapangkol, yung fuel filter, kailangan yan. Oo, oh, tama. O oh, kasi diesel, medyo madumi ako kung i-compare sa gas, di ba? Totoo po, ang fuel filter, 20,000, kailangan palitan. At kung mapapansin nyo, ayan o, may sinusunod silang 25 pala. Kung sa ibang kasa, 21. Ito, 25. Galing. Yung po lahat na, ano, lahat po na may bilog na yan, ibig sabihin, okay. Mm. Okay siya. Ito po yung engine oil, yung po yung number one na kailangan natin ngayon. Oo. Sa pagdating po ng 40,000-50,000, yung ano po, yung mga bilog na yan, di, dudulo po yan dito. Ah, oo, tama, oh. Tama. Kasi nga, papalitan na. Opo. Nice. Salamat, salamat, kuya. Yun. And, tapos na ako magpa-change oil. Salamat din kami sa subscribe. Ay, salamat, Miss Millet. Ayun. 1,000. Ilan ba dapat? Sabi nila, 1,000 daw. Wow, 100,000. Para... Matali lang yan. Pagsasubscribe ko lang. Ayos. Ayun. Maraming salamat, Miss Millet. Thank you sa Wellington po. Thank you. Thank you. Bye. Visitasin ka yan. Ayun. Okay dito. Okay dito. So, tapos na tayong magpa-change oil kay Power Torque. And, verdict, their service is okay. Their service is very good. Napaka-warm ng mga tao and they are very knowledgeable in what they're doing, syempre. And also, they have gone the extra mile para i-further check pa yung ibang dapat i-check sa sasakyan natin. And then, hindi na nga ako nakapagpasalamat kina Sir Rodel and Sir Mark. Shoutout sa inyo. Yan. Maraming salamat sa pag-aasikaso dito kay Papuchi. And kay Miss Jerica and kay Miss Millet, maraming salamat din po. Nagulat ako sa presyo. Kasi I was expecting siguro mga araw nasa 7K, 8K ang ano ang babayaran ko, pero ang binayaran ko lang is nasa around 5,700 pesos. So check them out. Again, Power Torque is located dito sa Congressional Avenue Extension. So pagkalagpas nyo ng KFC, parang wala pang isang block ata, nandun na sila. Check them out. Pero as much as possible, check out their FB page pala muna. Send them a message para kung halimbawa may mga iba pa kayong kailangan aside from the usual PMS, pwede nila kayong i-assist kung ano man yung ino-offer nila na services na maaaring kailanganin nyo. And also, magpa-schedule na rin kayo ahead. Kasi ang dami. Kaya nga pala ako hindi nakapagpasalamat na ng maayos kay Mark at saka kay Rodel. Kasi nga, ang pagkatapos nilang gawin yung sasakyan natin, may kasunod na kagad. And then may dalawa pang nakapila sa labas ng ano ng shop nila. So, yun na lang isipin nyo. Kumbaga sa pagkain, di ba? Pag halimbawa, ang pagkain is pinipilahan, for sure, masarap yan. So, same goes with the store, I think. Na kapag pinipilahan yan, most likely, maganda ang service nyo. Okay, so check them out. I will leave their Facebook page sa description. And kayo, kung halimbawa, na-try nyo na ang services ni Power Torque, drop naman kayo sa comments kung anong masasabi nyo about sa kanila. Okay? Traffic? Kailangan diskartehan na to. So hanggang dito na lang and stay safe, guys.